Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Target ng Pilipinas at ng Timor-Leste na bumuo ng Air Services Agreement para magkaroon ng direct flight sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ito sa natalakay nila ni Timorese President Jose Ramos Horta sa kanilang bilateral meeting. Ang pulong ay bahagi ng official visit ng Timor-Leste President sa bansa. Bukod dito, napagkasunduan din ang pagbuo ng Bilateral Social Security Agreement para sa seguridad ng mga Pilipino at Timor-Leste professionals. Nais din ng dalawang leader na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng edukasyon at palawakin ang student exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Pinaimbestigahan ng Department of Justice ang issue hinggil sa mga Philippine passports na hawak umano ng mga foreign nationals. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aatasan niya ang National Bureau of Investigation para pangunahan ang pagsilip sa proseso kung papaano nagkakaroon ng pasaporte ang mga foreign nationals. Partikular naman na pinaiimbestigahan ni Remulla ang proseso sa Passport Division ng Department of Foreign Affairs dahil dito umano nagsisimula ang proseso ng pasaporte. We asked the NBI to investigate the Passport Division of the DFA to be able to trace each and every document, where the origin of each and every document. There is an yane, may mga watermark yan, which tells you where each passport was meant to be issued. Ipinuklaman na ng COMELEC bilang First District Representative ng Zamboanga del Norte si Roberto Uy ngayong araw, dalawang buwan matapos desisyonan ng Korte Suprema na si Uy ang nanalo noong 2022 elections. May 12, 2022 nang suspendihin ng Provincial Board of Canvassers ang proklamasyon ni Uy sa kabila ng pagtanggap ng pinakamaraming boto na halos 70,000. June 23 naman nang iproklama ng COMELEC bilang panalong kandidato si Romeo Alasos Jr. na pumangalawa kay Uy matapos isama sa bilang ang nasa mahigit 5,000 boto para kay Federico Alasos na kinilalang nuisance candidate. Nanindigan ng COMELEC na hindi dapat binilang sa boto ni Alasos ang boto para sa isa pang kandidato na may kapareho niyang apelido. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pakot ng PTV Davao. Mayong adlaw, magpahigay ng fun run alang sa Diabetes or Observance Month karong Nobyembre ang Osaka Service Club. Kinaipahigayan karong Nobyembre 19, 2023, alas 5 sa buntag sa Osaka Coffee Shop sa Crocodile Park, Davao City. Ang fun run adunay tulo ka kategorya nga maong 10, 5 ug 3 kilometers. Sumala pa ni District Chairperson Chona Rosario Ong Kingko, usa ka deadliest sa mga sakit ang diabetes. Dili lang usab kini mamahimong sakit sa mga edaran, sanglit adunaw nay natala nga mga bata nga nagsakit na niini. Nagpahimang na usab si Ong Kingko nga likayan ang mga tamis nga pagkaon ug mga unhealthy routines ug dapat i-check kanunay ang blood sugar levels. Samtang laing fun run usab ang ipahigayon sa Davao City karong Disyembre 17 ning tuiga nga sugdan sa JP Laurel Avenue sa Bahada, Davao City nga gipasiugdahan sa usa ka International Children's Organization ang kita sa dagan gamiton alang sa pagtukod sa learning facilities ubos sa area of responsibility sa 89th IB, TOG 11 o 56 IB. Giawag usab ang duha ka organisasyon ang publiko nga mosalmot sa fun run sanglit naka-exercise na ka, nakatabang pa ka. Physical activity is one activity, is one way na ma-control natin ang diabetes. We can go dancing, we can go Zumba, we can go bicycling or fun run. Samtang gipangunahan na Davao Oriental Governor Ninyo Uy ug Mati City Mayor Michelle Rabat ang mouse outtaking sa mga bag-ong barangay kapitan ug kagawad sa Mati City niatong adlong Miyerkules. Gipahigayon kini sa provincial capital sa Davao Oriental ang mga bag-ong barangay opisyal na gikan sa 17 ka mga barangay sa Mati City. Gawag usab ni Governor Uy ang mga bag-ong leader nga magtarong og serbisyo sa ilang barangay. Samtang gitimbaya usab ni Mayor Rabat ang mga bag-ong opisyal kinsa dakong tabang sa pag-abot sa mga serbisyo o programa sa lokal nga paggamhanan diha sa mga barangay. Paminawon ang DILG, tudluan ko ano ang barangay management. Kasabihin ko sa inyo, sa tanang-tanang posisyon from the governor down to the barangay, ang pinakalisod na posisyon ng barangay tayo.
kayo kamo ang local chief, kayo ang hospisya, at kayo ang legislative. Og mao katong mga nagunang mga balita, gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot, mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras sa ito. Para sa iyo pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang hapon!